Nagyayaya ang tea. Di na nga mapakali. Halika na, tara na. Doon na nga ang punta. Labas lahat ng ipin. Sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo, bida tayo. Minsan bida ang bata. Sadyahin bida tayo. Mas matunog, mas masaya. Sadyahin bida tayo. Wala nang iba. Sadyahin bida ang saya. Bida ang saya. Dito lahat ay idol. Dito lahat bida. Pinagsamang saya't sarap. Sige na, sayaw na. Labas lahat. Sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo, bida tayo. Minsan bida ang bata. Sadyahin bida tayo. Mas matunog, mas masaya. Sadyahin bida tayo. Wala nang iba. Sadyahin bida ang saya. Bida ang saya. Kaninang pagising namin, kumain kami ng lugaw sa labas. Hindi pa namin masyadong nare-realize hanggang sa dumating na yung isa-isa. Nandiyan na yung bridesmaid, nandiyan na yung makeup artist. Lalo na yung mga dumating yung mga abay, ayun. Doon na namin na-feel na... Oo nga pala, ikakasal nga pala kami ngayon, ganun. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Nagkakilala kami ni Hans sa fast food. Dati kasi yung nagtatrabaho sa Jollibee, nag-endo, then bumalik ako. So, nababarod lang siya noon. Tapos ako, regular na doon noong mga panahon na yun. Tapos nung nakita niya ako, sabi ko dun, ganda, ang ganda niya. Tapos tinanong ko kung anong pangalan niya. Doon na nag-start na gusto niyang maging empleyado na talaga ng fast food na yun. Araw-araw, nagagandaan ako sa kanya. Hanggang sa umabot na tinanong ko na yung messenger niya kasi hindi na uso yung mga text messages. Birthday ako November 3, first date namin, tandaan ko. Hindi ko alam na birthday niya pala yun. Tinanong ko sa kanya, saan tayo gusto mong kumain? Sinabi niya, meron niya kado sa Putlungan, sa Flor de Leca. Hindi ko pa kasi alam yun, hindi kasi ako pala gala dati. Birthday niya pala nun. Kaya ang ginawa namin, kumain na lang kami ng putlong dun sa likod ng simbahan. Tapos sinabi ko, sige, treat kita kasi birthday ko naman ngayon. Tapos yun, hindi siya makapaniwala kasi nga eh, birthday ko nga, tapos first date namin. So, napaka-memorable nun kasi, yun yung unang date namin, tapos birthday niya pa. Congrats! Thank you. Congrats! Nung niligawan ko na po siya, 2 months, naging kami na December 27. Ayun yung pinaka-best talaga na araw ng alala. Yung first impression ko sa kanya, masungit kasi yung mata niya laging nakatahimik pa. Pero nung nakilala ko na siya, napakahaba pala ng pasensya. Naiintindihan niya ako kahit na dumating kami sa punto na hindi dahil nagkakaroon ng tantrum si mga babae. So nandun pa rin yung time na pinipili niyang hindi na lang magsalita, hindi makipagtalo. First, parang totoo pala yung first look na magugustuhan mo agad siya, di ba? Parang nung nakita mo agad siya, parang gusto kong maging girlfriend siya. Hanggang sa, ayun na. Okay. Wow. Let's promise we will never leave each other and fix everything when things go wrong. I love you. Yeah. Team Phoenix, baka naman! Hanggang mata.
minsan naming napag-usapan na what if ikasal kami. So, 7 years in the making, ngayon lang natupad. Doon na ako nag-decide na may sign na rin kasi ni God eh. Kumbaga, yung pupunta namin sa simbahan sa Plardel na nagsimba kami, parang may sign na bigla akong napatingin sa kanya tapos napaisip, paano kaya kung kami dalawa yung naglalakad sa puntang altar? Na nag-decide na akong na mag-propose sa kanya or pakasalan siya kasi unang mahal namin ang isa't isa. Masaya kami na kaming dalawa ay nagsama. Sa araw na ito, si Hans, Christian at si Meryl ay di na lamang kayo magiging magkaibigan, magkasama. Kayo ay magiging ganap na na mag-asawa. At napakagandang biyaya na ito para sa iyo, Hans, Christian at Meryl. Sapagkat kung lagi niyong titingnan, itong araw na ito ay itinakda ng Diyos para sa inyo. Nag-decide akong pakasalan si Hans kasi napaka-komportable ko na sa kanya. Sa pitong taon na magkasama kami, dun ko nalaman na kahit na dumadating sa punto na hindi na kamahal-mahal yung sitwasyon, nandun pa rin yung pinipili namin na magkaayos. So at the end of the day, siya pa rin yung pinipili ko. Ngayong araw na ikakasal nga kami, siyempre, masaya. Kasi di ba, may basbas na ng Panginoon. Ang gusto ko sabihin sa'yo na, eto, ikakasal na tayo. Wala namang magbabago sa atin. Yung pakikitungo ko sa'yo, ganun pa rin, hindi magbabago. Respeto ko sa'yo, yung pa rin. Support ako sa'yo, yung pa rin. Yung paghanga ko sa'yo, araw-araw, yung pa rin. Siyempre, tiwala natin sa Panginoon, huwag mawawala dahil kakasal na nga tayo. And, I love you. Always I love you. And sa pagiging pamilya man natin, balang araw ibibigay sa atin ng Panginoon natin. Hindi ko kayo bibiguin. Tutuparin ko lahat para magiging masaya tayong pamilya. At Janine Meryl, bago mo pa ipanalangin sa Panginoon, inilaan niya na ang lalaking ito na magiging iyong katuwang. Kitandaan ninyo, this time is divinely scheduled. Ibig sabihin, tinakda ito ng Diyos para sa inyo. Ngayon na ikakasal na tayo. Gusto ko lang maging natural lang lahat. Tanging ang magbabago lang is yung marriage na tayo. Kasi nakita ko na for the past 7 years na magkasama tayo, alam ko na na nandun talaga yung mahaba yung pasensya. Sana kung darating yung panahon na magkakaroon tayo ng anak, sana ganun pa rin ikaw sa akin. Papangako ko na hanggang sa pagtanda, pipiliin ko yung relasyon natin. Ano man ang mangyari.